libreng view. Sino mahilig sa inyo sa nature? Kasi yung iba kasi hindi na na-appreciate yung nature. Ako bata pa, mahilig na ako sa mga halaman, sa puno, tumingin sa ulap. Natatandaan ko pa nga humihiga ako sa jami. Alam niyo yung jami? Jami ba tawag doon? Yung mga pinagtuyuan ng galing, yung palay, di ba palay? Tatanggalin yung palay, yung mga sanga-sanga noong dahon, gagawing jami. Tapos para siyang bundok na maganda siyang tignan. Tapos dadaganan mo yon, ihiga ka doon sa jami. Tapos pagtayo mo, didikit sa katawan mo, sa buhok mo, tapos makate. Mga palay siya, di ba? Pinagtanggalan ng bigas. Jami ba tawag? Ano ba tawag sa English noon? Jami. Parang ngayon ko lang nabigkas yung words na jami. Parang ang pangit pakinggan. Nag-earthing ako guys. Tsaka earthly grounding. Kanina nagyapak ako sa buhangin dun sa lugar ko na hindi dumadaan. Yung not allowed yung mga aso. Kasi dito sa nature, sa pinupuntahan ko, kahit saan may aso, tapos ang hindi ko gusto na hindi mo naman pwedeng pakialaman, sumasama lang loob ko, yung dumudumi anywhere, umiihi, tapos minsan may makita ka, hindi nila dinadakot. May manner naman ng mga hapon, dinadakot nila yung dumi, katulad sa atin, nagkalat yung mga eklabo ng mga aso. Ayun, pero hindi kasi ako mahilig sa pets, mga hayop. Pero hindi naman ako yung sabing cruel, nasasaktan ko yung aso baga may nakita. Hindi lang po ako mahilig sa mga aso, sa mga tuta. Although tinitignan ko sila, hindi ko masabi na cute. Siguro cute, pero hindi ako yung sobrang sasabi na ayun, cute cute. Tapos lalapitan mo, hihipuin. Hindi ako ganun na tipo na yung gustong gusto ko yung mga animal. Ewan ko ba, takot ako sa mga blahibo, yung mga tiyan nilang malalambot, mga laway, yung mga mata. Ang tingin ko kasi sa kanila, parang, ewan ko, hindi man ako takot. Plus, siguro nga, may kasama na rin na trauma. Nung 15 years old po kasi ako, nakagat ako ng aso. Galing ako sa isa program, sa school, nanonood ako ng program. Di gabi na ako umuwi, sa subdivision yung bahay namin. Bago ako makarating sa bahay namin, syempre dadaan ka ng mga ilang bahay muna na mga may aso kahol ng kahol. Alas 10 pa naman ng gabi. Eh, nakapalda ka. Syempre, uniform mo sa high school, di ba, palda. May bitbitbig kambag. Tapos yung aso kahol ng kahol galing sa gate, hindi naman pala nakalaki yung gate. Nakagat yung binti ko. Until now, yung kagat ng aso na yun, nakabaon pa rin sa binti ko. Kita ko pa rin yung mark ng yung kinagatan ng aso. Tapos yung nung nakagat naman ako noon, yung may-ari noon lumabas, parang may nilagay na pangil sa paa ko. Tapos parang pinagamot nila yung binti ko. Siyempre kailangan baka ma-infection, parang antibiotic ba yun. Basta tatandaan ko, pinadoktor nila ako. Siyempre, yung bahay pa naman na yun na may-ari ng bahay na kumagat sa akin, kasamaan sa trabaho ng tatay ko. So, yun, ganun ang istorya. Tapos kaya parang ilag ako sa aso. May takot din ako sa aso kasi iniis ko baka. Lalo nung bata ako, pag nakita ako ng aso, nininervis ako kasi baka kagatin ako. Ganun, di ba? Lahat naman tayo pag nagka-trauma, parang pag na-trauma ka, parang tumatatak sa utak mo yun eh. Hindi man ako galit sa aso. Hindi ako mahilig sa aso. Wala akong hilig. Lalo na pag ang pamilya ko, tatay ko na nag-aalaga ng aso. Kung wala ako sa Pinas, narinig ko may aso sila, malaki. Kaso pag umuwi ako ng Pinas, parang pinapatapon ko, pinapaalis ko. Naranasan ko pa nga, medyo cruel itong nagawa ko siguro. Yung kapatid kong bunso, meron siyang paboritong aso na pangalan Bong yata. Bongbong ba yun? Pangalan pa ni Bongbong Marcos. Dahil naingayan ako kahul ng, hindi ako po mahilig sa kahul ng aso. Although nature ng mga aso dapat kumakahul, di ba? Bantay pa nga yan sa bahay. Malaki na itutulong. Mababait ang aso, may mga salbayang aso, lalo yung mga dog stray ba, labang kaling aso. So yung aso na yon, parang naingayan ako panahon niya, siguro na-stress ako, hindi ko alam. Ayoko nang natutulog ako kahol ng kahol. So ang nangyari, parang pinadampot ko sa, yung dumadampot ng mga aso. Ang nangyari, minsan naiisip ko, kawawa yung aso kasi usually ang mga, pag binenta mo yung aso nyo,
Hindi mo alam sa nadaling aso, usually kinakatay yan, di ba? Meron siyang ano oh. Ano ba yan yung feather ng uwak? Pwede ko ba ito hawakan? Ay! Di ba ano yan? Ano tawag dito? Agila, hindi agila. Ano ba yan? Ano yan ng ano eh? Ano ba tawag doon yung blackbird? Uwak ba yon? Ano sa English ng ano black na uwak? Ano ba yon? Di ba yung kalapate dove? Sa Japanese ang dove kasi hato. Dove is hato. Kalapate. So yung uwak in English. Ano nga sa English yung uwak? Crawl? Ito ano tawag dito? Feather? Leather? Ay hindi, feather. Feather to, di ba? Black feather. So cute. Pwedeng gawin siyang ano, kung creative ka, artistic, magagawa mo siyang ano, something, you know. Eh, wala lang, trip. Sabi kasi nila, kung ikaw mag-earthly grounding, kailangan tagal na kaya pak. Paano ka makakaya pak kung ang mga paligid mo yung masyadong nagda-doubt ka na malinis, lalo na't may mga gumagalaw na earthly things niya na hindi ko rin hilig. So, ang ginagawa ko na lang, guys, tumatapak ako sa mga ugat. Mari nga, anong totoo po niya, may baang po kong chinelas na manipis na hindi siya masyadong synthetic. Itong rubber shoes kasi synthetic yan, di ba? So, hindi natin alam kung tumatagos dyan yung electrolytes, yung electrons ng ground, ng earth. Kasi kailangan natin yung earthly grounding, di ba? Tsaka earthing. Yung earthing na tinatawag naman, yakapin mo yung pinakamatandang puno na mataba na alam mong matanda pa sa'yo na daang libo, mil... palagay natin eh, yung alam mo siyang hindi ka pa pinapanganak kay puno na siya, sabay ganun eh. Di ba? Yan ang maraming mga energy na magbibigay sa brain mo ng mental ano, energy. Ay, kaso may mga insekto siya. Isang besi nandalan ko tong puno na to. Pag taalis ko, nandami siyang mga something creatures na hindi ko alam kung ano yung mga gumagalaw na yun. Kaya minsan maganda ang nature pero may nakakatakot din, di ba? Minsan naligaw ako sa isang lugar dito na parang gubat talaga siya na mapores na ang dilim-dilim na ako lang yung tao. So parang nagkaroon ako, kinakabahan ba ako na ninenervyos kasi yung napasok kong lugar parang ano mo, liblib na parang sabi ko nasaan ako, parang ang pakiramdam ko naligaw ako. So ang nararamdaman ko saan ang way ng palabas. So no, habang pumapasok ako, hinahanap ko yung liwanag kasi madilim dun eh kahit daytime. Hindi ko makita yung araw dahil sa puno, natatakpan ng puno yung araw. So wala akong makitang liwanag doon sa loob ng pinasok kong gubat na liblib. Curious lang ba kasi ang dami pumapasok doon. Kaso nung nag-iisa na ako, nawala na yung mga taong naglalakad, ninenervous na ako habang palabas. Nagdasal na lang ako kasi meron nung pumapasok sa mind ko na hindi maganda. Nag-i-imagine ba ako na yung sa mga napapandating horror. Hindi mo na ako mahilig manood ng horror. Although, nakapanood na rin ako ng mga horror, lalo na yung hinahabol ka sa liblib. Tumatakbo ka, tapos hinahabol ka ng, let's say, may lagarin dalaw o something na sira ulo. Tapos, wala kang malusutan dahil yung gubat, di mo alam saan palabas. So, hindi naman ako totaling takot na takot. Kaya lang, may kaba na doon na iniisip mo, safe naman talaga, lalo na kung sa Japan. Pero kung sa Pinas, aminin ko po sa inyo totoo, hindi ko po gagawin yun. Kung nasa Pinas ako, yung liblib na lugar na pinasok ko dito, yan, nakita nyo yung mga, yan, nakikita nyo yan. Ay, merong, may insekto sa balikat ko. Marami pong sukal na lugar na liblib dyan. So, yung mga lugar na yan, hindi ko pa lahat napapasok. Ang laki po kasi nito. So yung mga nararating ko, minsan misteryo sa akin. Ano ba ito? Let's say, pinasok ko siya. Itong lugar na tinatayuan ko po is sobrang lapit po ito kasi galing na ako sa park. Nagduyan na ako doon. Nag-earthly grounding na ako doon. Almost nakayapak na rin ako doon sa buhangin. Kasi yung buhangin ngayon, sabi ko nga, ang pet not allowed doon. So parang kampante ako na malinis yung buhangin. Pero sa gabi, hindi natin alam. Pinapaebak nila yung aso doon. Kasi parang nakikita rin akong something na I don't know. Ngayon, dito sa ano, sa park o sa nature, parang allowed kasi mga hayop, bitbit nila. Yun nga, sabi ko nga, yung sa gubat, ninenervous ako, nakabahan. Nagdasal na lang ako, sabi ko, naku, naliligaw ako, ikot ako na ikot. Di ko malaman saan ang labasan.
So ang nangyari, kampante ako, nagbisikleta, naglalakad ako. Noong ginawa ko, nagbisikleta na lang talaga ako para mapabilis yung hanap ng paglabas ko dun sa liblib. Nung nakalabas na ako, nakita ko yung liwanag, nawala na yung kaba ko. Ayun, pero alam, aminin ko po sa inyo, totoo. Although alam ko safe dito sa Japan, yung mga langit-git na mga puno tsaka yung mga matatandang puno na tinititigan ko, ang nai-imagine ko kasi horror, tsaka parang nai-imagine ko, scary talaga yung napasok ko. Napaka-scary talaga, guys. Minsan dalhin ko kayo doon, pakita ko, kaya lang palalakasin ko muna yung loob ko na pasukin ko yung lugar na dapat na meron akong kasabay ng mga tao. Kasi pag nag-iisa ako, nakaka-nervous eh. Yun nga, sabi ko sa inyo, dito, maiisip mong safe. Pero sa Pinas, kung gagawin yun, lansi punta akong Tagaytay o bundok something na alam mo yung masukal na lugar na magubat-gubat, hindi ko po gagawin yun dahil hindi po ganun kalakas ang loob ko. Dahil alam nyo naman sa atin, hindi ligtas sa mga masusukal na lugar. Dahil nagtatago yung mga, alam nyo na, yung mga dapat magtago, nagtatago yan sa kagubatan. So ikaw ay madali dun eh, ikaw ang mabiktima eh, nakakatakot, diba? So alam nyo na yan, di ko na i-mention, hindi ganun ka safe sa atin pag pumupunta sa larangan ng mga kagubatan. Naiinitan yung bag ko, hindi maganda naiinitan, lalo na yung tubig. Bisikleta ko, guys, yung kahawakan niya. Ay, nilagyan ko siya ng ano, ng medyas na, ano ba, hindi naman siya medyas, basta kasi yung handle niya, baligtad yung, naiinitan yung bago, inuurong ko eh, pati yung tubig. Ito kasi, pinapaltan ko po yung handle niya kasi, yung dati niyang handle, puro mold. Kasi sabi ko, ba't parang namamagamat ako, tsaka hindi gumagaling allergies ko. Paggaling ko sa initan, sa araw, sabi ko, bakit ako na nangangate? Ba't ako yung parang namamagamat ako? Tapos parang basta yung feel ko, lumalala yung allergies ko. Yung pala ito itong handle ko na to, sandamakmak na mold na never ko napansin. Tapos hinahawakan ko to, tapos hawakan mo yung mata mo, ilong mo, bibig mo, mukha mo, nakamask pa tayo, diba? Hipo tayo ng hipo sa mask. So iniisip ko, ano yung cause ng allergies ko? Ang tindi kasi, namagay mata ko, tapos yung eye bags ko parang magabaga, ang katinang ilong ko. Sinisip ko, ano yung mold sa bahay ko, damit ko, ano ba, nagtatapon nga ako ng damit eh. Iniisip ko yung mga damit ko ba ang synthetic na allergies ba ako. Hanggang diniscover ko alone, tinitigan ko yung handle ng bike ko dito, tagtad ng amag. So, bago ko kasi napalitan to, inabot ng 1 week. Iniisip ko na lang, maglakad ako na muna mula ng bike. Kahit lagyan ko siya ng, nilinis ko to eh, I mean, nilinis ko siya ng vinegar and baking soda, hindi rin matanggal. So, ang ginawa ko na lang, hinayaan ko nung binili sa initan, hindi rin matanggal. Pinapaltan ko na lang, yung dinala ko sa bisikleta. Pinatanggal ko yung luma at pinalta kong bago ito. Kaso, malagkit po siya eh, kasi rubber to, di ba? Hindi rin, ibig sabihin, chemical din siya, di ba? Hindi siya yung natural na kahoy o healthy. So, hindi rin magandang hawakan. Tapos, rubber, hawakan mo sa mukha. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya nito, to. Anything. Ni-sprayan ko po yung lagi ng ano, ng alcohol. Itong rose water na Bulgarian na pinaglalagyan, tubig na, oh. Ni-sprayan ko siyang ganyan. Nilagyan ko to ng ano, ng yan, ng baking soda, tapos alcohol, and then konting tubig. Tapos ayan, mask ko siya. Ganun nga, guys. Itong ginagawa ko pong daily routine na to, almost 2.5, magtutatlong buwan na po ako nitong natutulog ng maaga, 10 o'clock, gising ng 6 in the morning, mga 8 hours ang tulog ko. Pagising ko, medyo warm ng katawan, inom ng 2 cups na tubig. Kung may pambili kayo, hydrogen water po iniinom ko or spring water. Pag walang pera, yung mga ordinary water, tapos lalagyan mo lang ng pinch na pink salt or baking soda, o kaya lemon, bababaran mo. Pero kung may pera, bibili ako ng yung puro hydrogen water. May plan nga akong umorder ng ano eh, hydrogen stick, tapos ikaw na lang gagawin sa sarili mong hydrogen. Saka ako na lang kwento ko ano yung hydrogen water. So nakakalang, kahit di ko sabihin, siguro alam nyo na yun. Maganda yung sa katawan, mayroong vitamins kasi yun. Tapos, plus nagpa-fasting po ko ngayon.
Pero yung pagpapasing, hindi nyo po magagawa yan kung hindi nyo alam ang proseso at method at hindi ready inyong katawan. Kasi yung iba dyan tumataob, natutumba, nahihilo, bababa ang dugo. Talagang bababa ang dugo kasi nga wala kang kinakain eh. So nag-start po ko ng fasting. After 2 months ko nagpalakas muna sa nature. Kumuha ko ng energy, ng oxygen, tulog ng maaga, inom ng tubig, kumain ng tama, inalis ko yung mga inflammatory food, yung mga bawal na pagkain. In 2 months po yun, inalis ko yung snack, kumakain ako ng 2 meals a day lang po. Tapos wala talagang snack, walang kutkot. Pagkakain mo ng meal, wala na, puro tubig na lang siya. At lagi ako sa nature. Nag-exercise, nag-stretch, nagpapapawis. Kailangan lagi galaw. Nag-change life test kasi marami po ako napansin sa katawan ko nakakaiba. Hindi ko nagugustuhan. Nandiyang nagbo-blurred vision ako, lumalabo mata ko, nahihilo. Tapos humihina yung mga bone ko, parang feel ko nabibrittle. Tapos yung mga binti ko naninigas, mama na siguro kakaupo. Hindi ko na rin sabihin ano reason. Hindi nga ako nagtatrabaho, siguro kakaupo. Plus umiidad na rin. So ang nangyari, hindi ko pa na-try ang fasting dahil ako takot kasi hindi daw basta-basta ginagawa ang fasting kung wala kang knowledge dyan or hindi ready yung katawan mo. So pinag-aralan ko muna ang mga proseso ng pagpapasting o yung method. Kasi pag hindi ka marunong magtantya o pag-aralan ng tama yan at ginawa mo ng mali, pwedeng masira ang katawan mo o ikaw ang maapektuhan, lalo magkaroon ng side effect, diba? So pinag-aralan ko muna siya. Ngayon, nung nakuha ko ang tama, tiraray ko sa sarili ko ng dahan-dahan hanggang sa lumakas ako. Nung nag-start muna ako ng 10 hours. Tapos, pag nararamdaman mong nahihilo ka, kumain ka, 10 hours, 11 hours, 12 hours, 13 hours, 14 hours. Kahapon po ang pinaka-the best kong nagawang fasting, 18 hours. Hindi na po ako nakakaramdam ng gutom. Ngayon, ang tetry ko ang 24 hours. Pero pagdating ng 18 hours at nakaramdam ako ng hilo, bumagsak sobra yung dugo ko, yung blood, yung BP ko bumagsak, at hindi na kaya ng katawan ko, matutumba ka na, yun po ang sign na hindi pa kaya ng katawan mo mag 24 hanggang 18 ka lang. So, pag lumampas ako ng 20 at kinaya ko 20, ngayon sa 8, 20 hindi ko kinaya, kakain ako. Pero ang goal ko ngayon 24. Ganun lang po, maraming proseso po yan. Mainit na po yung cellphone ko. At kaya hindi ako nakakapag-video dahil pumofocus po ako sa kalusugan ko dahil yung mental state ko po hindi siya stable. Body condition ko, yung emotion ko. Number one po yung mental state ko is not stable talaga. Pero ngayon pinipilit ko siya maging sharp and focus, concentrate. Ganun po guys. Kailangan natin maging healthy galing sa kalikasan at pabisan. Kumusta na kayo? Ako eto, dito pa rin sa Japan. Hindi pa umuwi mula ng 2019 at ang passport ko expired na. Ayan. Nako, sige, hanggang dito na lang. Gusto ko makita si Bongbong Market. Charing. Bye.